Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and for today I wanted to feature this Dikia brevifolia, which is technically not a succulent, but most of the time it's being sold as a succulent because of the shape ng kanyang leaves na para siyang nagfo-form ng rosette ng isang succulent. The very reason kung bakit they are not considered as a succulent is because they do not really store water sa kanilang pinaka-leaves as compared nga sa totoong succulent, but instead they can survive for a long period of time na walang water or hindi nadidiligan by going dormant. So that would really explain kung bakit until now buhay na buhay pa din itong ating Dikia brevifolia, even if we have ignored it for a very long period of time. Ayan siya. So when handling this kind of plant, kailangan nating mag gloves kasi sobra talagang nakakatusok yung kanyang pinaka leaves, and in fact is also known as the saw blade kasi nga makikita natin na napakadami niyang spikes sa edges ng kanyang leaves. And anyway, ito pala yung kanyang container. So I got this plant probably in the year 2020. That's the time na nagkaroon tayo ng pandemic. And doon sa set ng succulents na binili natin, isa siya doon. So from that time, I thought talagang succulent siya, and I considered it as a succulent. Pero of course right now, we have known na hindi talaga siya succulent. And for the very first time, I will be repotting this Dikia brevifolia kasi parang almost 3 years na siya dito sa kanyang pinaka-original pot. I didn't even change yung kanyang potting mix yet. Ayan, so not even, ano tawag dito, I didn't even add any fertilizer sa kanya. So literally, ignored talaga itong plant na ito, and it's the very first time that I will be taking good care of it. And syempre, ang pinakaunang natin gagawin is definitely repot it and palitan yung kanyang potting mix. Ayan, so medyo nahirapan akong tanggalin siya dito sa kanyang container kasi talagang root-bound na siya. And as you can see, talagang nakakapit yung kanyang roots dito sa kanyang pinaka-container. That's why medyo natagalan ako sa pagtanggal nitong plastic container na ito. But immediately after removing it, dun ko na-realize na talagang yung roots niya has already formed the shape ng kanyang container before. And let me give you a closer look. Ayan. So, I cannot even see yung soil anymore. Parang puro roots na lang yung nandito. And I'm thinking of removing nga some of the roots sa baba and the soil inside. Pero ayan, nakikita nyo naman, nahirapan talaga akong tanggalin siya kasi sobrang tigas na nitong ating soil and kasama na din yung ating roots. And so I decided to just make use of scissors. So after several minutes, natanggal na nga natin yung soil, and I wanted to show you na ito yung soil na ginagamit ko before. So yung typical na garden soil lang that we have here, yun yung ginagamit natin. But right now, I will be using yung ating Alnos compost sa kanya. So sa taas yung Alnos with pumice, and sa pinakailalim is yung Alnos with rice hull para kahit papano medyo magaan. And definitely, I will be adding yung ating insecticide para talagang mamatay yung mga pests na meron dito sa ating Dikia brevifolia. So, it's very simple lang, diba? Yung pagre-repot sa kanya. Ayan. And after creating a shallow hole sa pinakagitna, ipapatong na lang natin dyan directly yung ating Dikia brevifolia. So, I didn't really separate yung mga offsets niya. So, I will just literally repot the entire plant dito sa ating bagong pot. And by the way, yung pot natin here is 12 inches. So just imagine, ganun nakalaki itong ating Dikia brevifolia. And before, nag-iisa lang yan
nung nakuha natin, but right now I cannot really count kung gaano kadami na yung ating offsets here. So probably ngayon na nakatanim na siya dito sa ating Alnus Compost, we would be expecting more of its rosettes, and tingnan natin kung gaano niya kabilis ma-outgrow itong kanyang 12 inches na pot. Ayan, so since this one is not really a succulent, I will just put it here sa ating succulent table, and we don't need to put it in a bright shaded area. So aside from the first one, I have another kind of Dikia here. I'm not so sure about the ID of this, pero we will also be repotting it today. Ayan, may kita nyo yung kanyang soil. It's the typical soil na available dito sa Benguet area, and the process would be the same. Tatanggalin natin yung kanyang soil and we will be repotting it right away. And we are finally done repotting our Dikias, and finally nga na-repot na natin sila kasi I'm really hoping na magkaroon sila ng flowers. So based on the article that I have read, they're supposed to produce flowers, pero until now for so many years hindi pa rin sila nagkaroon ng flower, kaya I'm hoping na ngayon na na-repot natin sila, they would eventually give us flowers. Ayan, so that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page, A Desert Succulent PH.